Kumusta mga idol? Welcome sa isa na namang video ng Boy Kaalaman. Sa videong ito, pag-uusapan natin ang mga bagay na sigurado akong hindi mo alam kung para saan. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell at piliin ang all para updated ka sa bago nating mga uploads. Maraming salamat! Ang una sa listahan natin ngayon, ang loop sa likod ng polo. Maraming tao ang hindi alam kung para saan talaga ito. Kahit na parati mo itong ginagamit, ay hindi mo alam kung ano nga ba talaga ang gamit nito. Meron talaga itong malaking purpose. Actually, may tatlong documented reasons kung bakit ito ginawa. Ang una ay ang pinaka-obvious. Ginagamit ito na sabitan para mahang mo ang iyong polo. Pero parang walang sense. Kasi pag hinango ang iyong polo sa pamamagitan niyan, ito din ay magugusot. Pangalawa, ang pinaka-romantic na dahilan. Years ago, ang American University ay nagpahayag na pinuputol daw nila ito kapag nagsimula na silang ligawan o may dinidate na sila. Nagpapakita ito na sila ay take na at hindi na pwedeng ligawan o may ligawan pang iba. Pangalawa, ang cylinder ng laptop power cable o isang charger. Karamihan naman sa atin ay nakikita ito araw-araw pero wala silang idea kung para saan nga ba talaga ito. Akala din ng iba na ito ay pang decoration lamang pero ito ay tinatawag na ferrite core. Kinokondem nito ang high frequent noise sa electrical wire. Simple lang naman ang pagkakadesign nito. Gawa ito sa ferrite na nakarap para maprotektahan ito. Pangatlo, ang maliit na butas sa bintana ng eroplano. Ang bintana ng eroplano ay gawa sa dalawang klase ng prospex ng plastic glass. Alam nyo ba na kung wala ang maliit na butas na ito, ang maliit na pieces ng bintana ay mababasag dahil sa magkaibang pressure sa loob at sa labas ng eroplano. Ang maliit na butas na ito ay nagpapagalaw sa hangin patungo sa loob ng eroplano papunta sa iba't ibang parte ng salamin. Ang butas na ito ang nag-i-equalize sa dalawang bahagi, sa labas at sa loob ng eroplano. Ito din ang nagpoprotekta sa loob ng eroplano para maging safe. Kahit ito ay napakaliit, napakalaki pala ng nagiging purpose nito. Pang-apat, ang blue part ng eraser. Akala ng karamihan, ang pink part ay sa lapis at ang blue part ay sa pen mark. Pero hindi ito totoo. Pag ginamit mo ang pink part, hindi karaniwan na may badges o dumi na maiiwan. Pero ang blue part ay dinisenyo para tanggalin lahat ng mga badges o dumi ng lapis. Pero nung nalaman ng producer na hindi pala alam ng iba ang totoong purpose nito, ay sinimulan nilang gawin itong eraser ng ballpen. Kaya ngayon, ito ay pwede nang gamitin pang erase ng pen mark. Panglima, ang extra eyelet ng sneakers o sapatos. Akala ng iba, ang extra eyelet sa kanilang sapatos ay nandyan para pang decoration lamang o design. Ito ay napakalaking mali. Ang totoong purpose pala nito ay inaayos nito ang sapato sa tamang fit upang hindi ito makudkod sa iyong ankle o sa ibabaw ng paa habang ikaw ay naglalaro ng sports. Kung susubukan mo ito, mararamdaman mo talaga ang kaibahan lalo na pag ikaw ay gumagamit ng mahabang medyas. Ang extra eyelet ay nagbibigay ng extra stability sa iyong ankles. Pang-anim, butas ng spaghetti spoon. Lahat ng spaghetti spoon ay may butas sa ilalim nito. Naniniwala ang karamihan na ang purpose nito ay para mas mabilis ma-drain ang tubig ng spaghetti kapag hinahalo mo ito. Pero hindi yan ang totoong paggamit dito. Ang totoong purpose talaga nito ay para masukat ang accurate amount ng serving ng spaghetti sa isang serving. Ang amount na fit sa isang spoon ay considered na isang serving. Pang-pito, ang maliit na bulsa sa iyong pantalon.
ito ang napaka-common na bagay na probably hindi mo alam. Ang alam ng karamihan na ang maliit na packet na ito ay pang-decoration lamang. Actually, na-serve na ang purpose ng maliit na bulsang ito. Maraming tao na ang nakalipas. Una itong nakita noong 1873 sa isang Levi's na pantalon. Noon, ang pocket watches o ang maliliit na relo ay napaka-popular o uso. Kaya ang maliit na bulsang ito ay dinesenyo para lalagyan ng relong ito. Pero sa panahon natin ngayon, halos lahat ng tao ay wala ng pakialam sa maliit na bulsang ito. Kaya ang maliit na bulsang ito ay wala na gaanong purpose. Depende na lang sa'yo kung paano mo ito gamitin. Pang-8, ang extrang scrap material sa bagong damit. Ang alam ng karamihan, ito daw ay reserba na kapag nasira ang botones mo o nagkabutas ang iyong damit, pwede mo itong tahiin at palitan ito. Ang totoong rason ng clothing manufacturer na nilagay nila ito ay para malabhan mo muna ito. At dito mo makikita kung ang laundry detergent o gamit mong sabon pang laba ay nakakaapekto sa tela nito. Malalaman mo dito na ang sabong panglabang ginagamit mo ay pwedeng maging dahilan para mas mabilis kumupas ang kulay nito. Pang-9, ang buta sa takip ng ballpen. Sabi nila, ang purpose daw nito ay para makahinga ka pag na-aksidenteng nalunok mo ito. Alam mo bang pag nakalunok ka ng kahit anong bagay, ito ay mababara sa iyong trachea. Ang iyong mucous membrane ay mamamaga at dahil dun, ang butas na ito ay nakakatulong pala upang hindi ito maabsorb ng iyong membrane. Pang-10, ang loop ng backpack o tinatawag nilang falling loop. Ang purpose nito ay para maging handy o mas madali daw bitbitin para sa mga taong out of wilderness. Pero ngayon, hindi na ito need para sa mga bag ng mga bata. Dahil wala na masyadong bata ngayon na nagdadala ng mabibigat na bagay papuntang paaralan. O ano, mga idol? May natutunan ba kayo? Post your comments below. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell at piliin ang all para updated ka sa bago nating mga uploads. Maraming salamat!